Ma i tak ustał, ma i pa wizno sobie na tym terenu. Co więc, bo kiedy we bez nie na sobie, tam ja to na tego bez się zrobił. No, na jaką kapijan zapieli. Jedni la moc za tą pokurito mi straszła mi sobie wody ar. Ma i gala za raca, to ma kałwana drycy i albi po kosia. Usi, oseri, no pista, to buty nie wizywej, a to mi czu. Ma i kuban, kiedy mi usłucał saka oraz. No ja to jest gutan karolno, sa na sadka. A hecias, kagawanan, kamaitanya, kara. Servisyo, no? Hindi ka servisyo lang. Napagli kay Dayunan sa pag-save, pag-tingong. Ngayon atong kwanon karon kay ato nag-tumong ng mga ahensya ngayon na aming mga higala. Tungkol kay sayo na karong mga panahon na sa dunay, medyo dunay ng mga savings sa ato mga kaysunan, labi na itong mga empleyado no, sa kagamahanan. Nakatukong na sa pribadong sektor, nagkakuha po nung ginagmay ng mga pahalipay, pinaskuhan o ganin. Mga gasa-gasa ginagmay, ba? Mga punos-punos yung ginagmay. Nga, samtang ako mga tao, mawaldas mga kita, kibawang tayo nga ganin, kwarta at yung inlasa, yun eh, yung ito, atong kumkumot. Mura rin punpun ba nga, o gato, kumoto ng punpun. The more nga yung kumkumot ng tinuot, the more mo aslay na siya. Mura po ni kwarta. So, karon na naan na ipamahagi ang atong kagamahanan na ni kamot yun ito ang atong ng ikapadayang dalis kahanginan kay kaya kay mga kaitsunan na ito nga dili pa kaayo suheto, dili pa kaayo hanas o kaniti ani kinibitang patigong wak man ni sa atong kinaiyagod din eh, mga bulanon ang ato, basta na ay wabot, milyonaryo kita na yun, hindi ka uma, pwede na po nung maglaupoy na po sa kamunggay, no? One day millionaire. Karoon ba ikala doon ay mga sistema, ang maayog yung pag lumala ng los kwarta, fiscal management, kada yung kunong dawag din sa iyong swildo, kuhaan mo na anong 20%, kunya, kanang 20% mo na imong itigong, ang mahibilin na mo na imong budgeton. Kita kay mabali man ato ang gastoon o na okay, hindi ka human ang mahibilin mo na patigong dako kay chance na dito mo'y mahibilin bija. So doon na natay mga kuhan doon ay mga pumahagi ang kagamahan na magtabang na to ani unya mo ni mahigalang karong at puna atong gibitahan na mismo pasalamatan na gitubag po ng atong angyaw no. Di atri pa na itong mahigala, ang itong higala sa pag-ibig fan, no? Aron na atong isgutan ng mga butang na pwede na itong sa kupon sa itong kinagtanan na ng kamot na makatigong-tigong ito tagilan may kay dinis na ng adlaws kinabuhin na ito na maayot ang paglawas kasi noong na atay panahon sa kalisod na agitay makuon nga dinig ang upon utunod kaya. So karon na po na may gala atong himamato ng atong resource persons, si Sir Narc Sirvale. Sir, good afternoon. Welcome sa Kapinyan sa PIA. Mayang hapon na Sam Sir Ray. Alang sa tanang nagsunod sa atong sinya karon sa kahinan, sa tanang nagsunod aning atong kapihan sa PIA. O ba ni kami sa mainit na kapi? Ato ang nindot nga isgotan karon nito itong pasiunan ni Mayentro Sir Ray. Ang pag-develop yun sa habit na itong mga Pilipino, lamin na dito mga Bulanon, ang habit nga pagtigong. No? So, nindot kayo na siya nga awhag sa ito ang mga kaisunang Bulanon nga nindot yun nga natay gahing kabahin sa ito ang kita matagpuan nga himuon na itong savings. Unya, mas nindot nga ato na ito i-deposit o i-hulok o i-pondo sa usas na mga buhatan sa ito ang kagamanan na mga pag-ibig pa. Nga, nakainulo mo mga higala last Wednesday, last Thursday, no? Nga ito, gi-hadri ang Bureau of Treasury. Dapat sila yun, dapat sila yung patigong, no? Nga, maning kamot po tao, karoon na ito, nga tagan po na pamaagi nga. Ari na sa kanilaging dinhe mo ko na nga ito, kung ikaglukan karoon is, kanyang mga investment, daghan kayo mo agad na ito. Nga, napayusahay, wata ka siguro, wala na, networking na dahil no? Okay, rao kita yung makasagot kay na may ibang kinayari yung mga tao nga, ahala na sila basta nakakuha ako sa mga bahay.
Bahala nga nga alkansi mo niya mo ni Bahala ko. Kasunod ba itong tinguyang kayo? Muna yato kita naon nga kini hinautot ta nga kitantanan nga gamahan ba aron makahimo na ta sa pagpili, paghimo sa sakto nga desisyon. Labi ni ganani yung pag-manage, pag-dumaan na itong kwarta. Okay? So, magsugod ta ni ko, sir, kini nga itong pamahagi. By the way, kini pag-ibig so far unsay bago karon diha no ti plano nga pag-ibig magtukod o branch office somewhere unsa na bay dagan na ni karon. Isalamat kayo anak nga pamutan na si Ray atong dasigon ato ang mga eksumbulanon nga among ipahibaw nga doon na natay Ubay Extension Office. Okay, Ubay so, Extension. So para sa mga somewhere in the north natay pwede ninyo bisitaon ato ang Ubay Extension Office na sa Poblacion Area, Boyles Street, Poblacion, Ubay, Bohol. So, likod lang na siya sa Kitty's Restaurant. Tukol lang din kaya na siya sa taong munisipyo sa Ubay. So, kung namoy tuyo sa pag-ibigpan, tanang transactions nga pwede dito sa Tagilaran Branch, pwede dito sa Ubay, except lang ang pagdawat sa payments. So, pwede na sila dito maka-verify sa ilang savings. Pwede sila dito maka-file o multi-purpose loan. Pwede sila dito maka-file just in case qualified sila na maka-withdraw na sila savings sa mga ito. So, nagsugod ka. 1 year na na eh. Oh, October 2018. So, 1 year na sila dito. O niya, tagutin sa na ko, pagtibaya, no? Pagpahibaw sa tanang mga miyembro sa pag-ibigpan na dito sa Bohol, nagkaroon sa Sabado, atong dumot ang ika-39 katuig nga anniversary o ang pagkataon sa Pahibig Fund. So, sa tanang mga membro, happy anniversary, 39th anniversary niya. Mm-hmm. Okay, kung saan nila ito, hindi niya pwede sa Ubay na branch office? Ang payment lang. Ah, payment. Okay. Wala pa sila ay cashier or teller dito. Mm-hmm. So, so far, doon na tayo tulong ka-staff na i-assign dito. Open sila every day, 8 to 5. Mm-hmm. Wala yung ano ba yun. Okay, masakay ko. Gawas aning kaning payment, gawas aning payment at the transactions kayo magigyan ang lang sa pag-ibig ko na. Pwede na. Pwede na. Kundi na pwede ko mga kaisuro na ito. Magkili kayo pamilya rin sa pag-ibig. Kini, kung sa manjun na siya, ano man nga yung trabaho ko nung ka, pakiwan ka o pag-ibig ko. Sige, sige. So, ipahinom na ito nila. Okay, sige, sir. Ganina, na-mention mo ang usapon pag-manage no, sa mga finances. Niya nindot good kayo nga ma-practice na to nga 20% sa tuwang kita himuong savings pero tinuod jutay lang yun ang posible maka-practice na nga 20% good but wala usas auhag sa ito ang pagagamahanan sa itong gobyerno nga dapat yun na atay portion sa pag-income himuong na savings niya kita appeal sa tulong ka social protection agency ang PhilHealth, SSS o ang pag-ibigpan nagtanaw sa protection sa ito ang mga mamumuong sa ito ang labor sector. So, ang unique lang sa pag-ibigpan kay ang ato ang demands ang savings. O niya, at the same time, ang shelter financing, ang pag-finance sa gitinahanglan nga pagtukod-ugulay sa itong mga membro. So, mahugaduha ang mandato nga naas pag-ibigpan. So, unique po sila dito sa PhilHealth kay insurance man in case of masakit, unique po ang SSS kay insurance man in terms of pension plan. So, kini tulong ka social protection agency na tanaw yun sa itong mga mamumuo na andam sila sa higayon na naa sila'y panginahanglan. So, kinsa man po yung mag-expect na masakit. No? So, manang naanag ato ang mga buhatan sa gobyerno. So, kita sa pag-ibig pan, ako lang ipahibaw sa tanan o sa tanan nga nagpasunod na ito. No? O sa mga isang ka-acronate, ang nagkahulugan o tipukod nagkahulugan sa pag-ibig is pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya, gobyerno. So, kala opat ka sektor sa ito ang katilipan, nangandag na para sa ito kayong kaumaon. So, may na nakalimut ka, wala kami dito sa harap. But una sa tanan, kinhalan dyan nga, ikaw mismo, mahandag dyan kasi mo yung kaumaon. Mm-hmm. Yeah, kuyog na to ang mga industriya. Tanang pati kayo na natin sa Bohol o sa Tibong Pilipinas, nga di awag yun
o gimanduan gyud nga ang ilang mga patigayon rehistrado sa pagbigwan. Labi na gyud ang ilang mga mamumuo nga ato ang labor force. Unya, sa ato ang balaod nga gisunod karon, nagasunod ka sa Republic Act 9679. So tungod kay kaduhan naman na revise ang pagrequalo, although nagsugod sa December 14, 1980. So niya, na-revise sa 1985, ang gisunod na ito kaniya ito ang Republic Act 7742. Dayon, na-revise na po siya after 15 years sa sunset review. So nagsugod 2010, ang implementation na ito sa Republic Act 9679. Okay. So, mga tingnan rin na nga, ang itong mga empleyado, nagsugod pa lang sa trabaho, pag-apply pa lang, usa sa requirement ang pag-ibig number. Kaysa mo sukun siya sa dili, dinakang judayan siya sa iyang contribution na mo ay mahimong deposit na onya dito sa pag-ibig man. So, ang nakalilot ng good board kay kung empleyado, mandated ang iyang employer na mahatag sa counterpart. So, kung ang provision na to sa pag-ibig man na required na 100 pesos or 2% in every 5,000, so, ngunit pinaka-minimum, 100 pesos na contribution. Ngayon, ang balaod na ingon, si employer dapat mo counterpart to another 100. So, basically, every month, doon na sa 200 na savings. Ngunit pinaka-gamay. So, sa part sa member, automatic in 1 month, mulubri na yung iyong contribution. Kaya may counterpart na 100 nilang sa employer. So, pinaka-gamay na siya, but sa employee, wala yung limit pataas. Pwede niya sa pagsay ko binagto. Pero ang counterpart sa employer, maximum na ng 100. Kung natin naghang mga employer for the disabled na naghatag supra sa kirequire sa balaon. So, malipay tayo mga muna na ba na itabangin na nagpunodong yun para sa upan. Nakakita din sila na importante din yung kasi na deposit na yung savings pwede sa mga member. And mabalik na naman din nila sa sakto pa na. Sige, kaning napita na ngayon at umistugahan kayo. Mauna, ang kasagaran ng paglantaw kita ani kanon labi na gid ani kwang kula anon is kada bang yasam na nato nga mo na namatay bay di ba na namatay na namatay mga ginahanglan na so dinala ta mo appeal or na sagaran na nato unsa man gali mo hitabo di ba kini unsa may best nga tambag gid mo ani kani mga tawo nga ngani ilagay mo na ba yasam na nato na pag-ibig pa no mo ta na namatay bay wa na ta mga ginahanglan na unsa ka nga pinakamaayong tambag ni Bernard Lazar? Sige, sir. So ako balik ko, no? Dunay duha ka mandato ang ubuhat na sa pag-ibigwan, ang shelter financing, o ang savings generation. So tinuod, sa buhol, dito pa kayo na ito, maraming kayo ng maraming akong krisis na ang daghan ang buhay kapuyahan. So, hindi pa mo kayo problema na ito dali sa buhol. But basically, kanang savings, ato ta dito sa savings ko. Huwag ka maginahanglan o pabalay, ari ta dito sa savings. Kaya kaya mo ang savings nga i-deposit sa pag-ibigwan, kung saan na siya mahimong instrumento na nga itong itsuopulaanon, makabalay. Ito nga kaya nagsigi ka o deposit dito sa pag-ibigwan, nga itong isang itsuopulaanon nga muduol sa pag-ibigwan kaya magpapinance sa iyong kapuro na balay. So kung dahat na nagsigi o kulog o nagpundo dito sa pag-ibigwan, ang resulta na daghantang matabangan na makatukod ang ilang balay. Now, sa hindi ko na ito galina, ang pag-develop yun sa habit sa savings, balik ko na ito kay kaya usbo na ito ang kinaiya sa mga bulanon ba nga dili kay gasto lang na gasto kada sildo. Mahurot na niya. Well, eventually, hindi ba yung isa tanang panahon na maayo ang lawas? Maabot ang panahon na o. Maabot sa panahon na mo-retire ka. Nga dili na nato kaya pa ang pagkita sa niya na nga kanako ng kwarta sa panahon nga patanong pa ka. Whereas kung na kayo mag-ibigpan, buawot ang panahon nga mo-retire mo panuhay ka, pwede na niyong bawion ka yung mga gitipondo sa pag-ibigpan. Okay. So matamit na niyong mo sa panahon nga kanang ikinahanglan na niyong mo. Okay. Kani mag-ita tayo sa isintan. Magawas na nga. Oo, nag-resita. Nag-resita kay ipauso sa akin. Ang pagkulungan ang aking mga blood sugar, yung mga blood pressure. So, wala nga, para sa itong mga example, ano nga mga maumuo, kinahanglan yun nga magandang ka sa uma. Okay. So, tanaw niyo ka mayroon na 100, mas didasig na ito nga pagdugang pagbundog. So, karoon din ay sa day, doon na tayo ka savings program na i-introduce sa pag-ibig fund. Okay. So, katong ginisyon mo kalina nga,
kada kita mga scam na dito ko ka-realize ko na daghan din importahan ta kabuhol kay really ko mo invest anang mga scam nya dito dito mawala pa ilang kwarta kay nawala ko mga dito. So whereas kung ganahan din mo nga mag-iskuta o kanang time deposit dili siya sa inyo kay investment o saan siya ka savings program na mas earlier ang maturity kanang gitawag na ito modified pag-ibig 2. So automatic man mandatory man sa tanang mamumuo sa tanang empleyado nga naa-design deposit sa banking fund ato na sa musulod sa iyang fund 1 so P1 pag-ibig 1 so katong 100 nga minimum contribution o 100 nga counterpart okay. Ato na sa musulod sa fund 1 so nag-introduce tag na nga savings program nga 5 years after pwede ni mo ma-withdraw so okay. Pwede na kanindot kay mas earlier ang iyang maturity. Kaya kung i-compare niyo sa fund 1, ang default niya ng maturity is 20 years. Tinutubilugay ganoon. Whereas, kung after sa 38 or 39 nakatuwid ang pag-ibig fund, daghan na kayo na itong mga isuon na nag-retire na. Niya, wala sila ay mayuntang, asa man ako pwede gastuhon na po ang retirement. Pwede na naman. So, pwede niya nga for the meantime, na tingnan niya sa makasugod pa o negosyo or unsa pa, pwede niya i-deposit sa MB2. Kay i-offer nato niya sa mga retirees. Pero sa mga wala pa nag-retire, pwede niya po. Pwede din. Pwede kayo. Pwede kayo. Ang nakalahian lang niya, kay doon na sa i-set nga minimum nga required contribution or deposit of 500 pesos every month. So ang minimum sa fund 1 is 100, ang counterpart sa employer is 100, so 200. Ang minimum nga dawaton na to, kung join ka sa to, ang modified pag-ibig 2 is 500 pesos. So, ang nakanilot na niya kay flexible siya, pwede siya na kanang one-time deposit or pwede rin sa on a monthly basis ang deduction. So, depende sa employer kung masukot sila na payro deduction okay. O pwede rin sa nga over-the-counter siya mag-client sa opisina. Yeah, voluntary basis na siya. So dili imo pagpasabot nga kay membro ka kay bigo kuksol dito mo join sa EP2. So sa ganahan lang nga mo invest mo deposit sa under sa EP2 program, welcome kayo na to nga i-accommodate ang imong deposit sa pag-ibig fund o nya ako lang pa himo do nga tinhalan gyud nga maka-produce og account number. Inhalan lang gyud mo visit sa website sa pag-ibig fund para mo-register online aron makakuha sa ginahanglan na MP2 account number before siya mabayad. So, dapat lang yun kay ako lang ipahibaw sa ito ang mga kaigsunan nga nagsunod nga lahi siya o dividend rate compared sa fund 1. So, kung ang guaranteed dividend rate na to sa fund 1 is 4%, ang guaranteed po na ito na dividend rate sa MP2 is always at 0.5 sa fund 1. So, manang 4.5. So, ako lang po i-share din nga for the last 2018, 7.41 na ito na-declare sa MP2. O niya, 6.91 ang ito ang fund 1. So, kung tanawin mo ang iyang interest rate or dividend rate compared sa mga commercial bank. Tako na kayo. Posible din ako nga ang programa sa gobyerno, tako. Mas tako. Niya, ang pinakanindot kay wala yung tax tungkol kay government-owned and controlled corporation ng CBA one. Oo. So, kung mag-uon mo nga ang inyong deposit, makuha na rin sa federal tax, harin na lang mo din sa pag-ibipan, i-invest na sa MP2. Kaya huwag mo tanawin mo yung nga normal, no? Usual yung mga banking rates yun, ang interest na mura na labing dako na ng 1.2, mo na pinakadako ko na kita na ho, di ganyan yung nandiyan. Tapos sana kaya mo kita na magkuha din rin. Thank you po sa kong mga. Mga, naan siya mo hata ko 0.25% na. Anong, wala na yung una-una ako, ito yung gamaya na kayo. Tapos, binulong tax na yun. Yung paano, binulong tax. Alkansi, ikaw, huwag mo nang bitawang mo na di ba? Alkansiya, maura mo na siya. Huwag mo nang ihangpong, may mong kwarta niya. Yan nga, namulipot sa tibuok, tuig mo. Ta, nagpanahon, hindi na magamit ang kwarta. Pwede, alkansiya, tansu ka. Okay. Kundi,